Kumakalat na ng impormasyon ang COVID vaccine manufacturers tungkol sa pagkakaroon ng sakit sa dugo matapos magpabakuna. Kabilang po sa nakaranas niya ng isang Pinay sa Amerika na nakapanayam exclusive ni Mai Bermudez. January 18, 2021, ang turukan ng bakunang Moderna ang 72 taong gulang na si Luz Legazpi. 7 taon na sa New York si Nanay Luz kasamang kanyang pamilya. Naghanap naman yung anak ko kung saan. Dahil gusto ko talaga mabakunahan. Kasi ang katuwiran ko, mas mahirap ang ma-COVID. Wala raw anumang naramdaman si Nanay Luz nang araw na bakunahan siya. Kinabukasan, nagising na lang siyang may mga pasa sa braso at binti. May pagdurugo rin sa kanyang bibig. Ang akala ko lang, nabangga lang ng sitinyo yung aking gilagid o yung bibig ko. Hindi ko inaasahan na talaga parang nagdudugo na yung bibig ko. Nang mga ako, palibot na yung aking bibig ng mga namuong dugo. Pati dila ko, meron ng buong dugo sa dila ko. At hindi na tumitigil yung pagdurugo ng bibig ko. Pati ilong ko nagdudugo na. Napuno rin ng rashes ang kanyang katawan. 2 linggong na confined sa Elmhurst Hospital si Nanay Luz hanggang bumuti ang kanyang lagay. Pangalawang buhay ko ng araw to. Dahil hindi rin nila sukat akalain na maligtasan ko to. Ganun. Talagang ginawa nila lahat ang dapat nilang gawin. Nagtulong-tulong sila. Na pati nga doktor sa labas eh. Pero hindi na itutuloy ang pagturok sa kanya ng 2 dose ng bakuna sa February 23. Ayon sa mga doktor, hindi raw ito kaya ng kanyang katawan. Hindi naman nagsisisi si Nanay Luz na nagpabakuna siya. Siguro nga sa pananalig ko sa Diyos na hindi ako bababayaan, kasama ko siya saan man ako makarating. Ganun ang ano ko sa sarili ko eh. Unang nailathala sa pahayagang The New York Times ang kwento ni Nanay Luz. Ang tawag sa nangyari sa kanya, immune thrombocytopenia o yung pagbaba ng platelets sa dugo ng tao. Nawawala ng kakayahang mag-clot ang dugo. Dahilan para magkaroon ng internal bleeding at tuloy-tuloy na mga pagdurugo. Hindi sinagot ng Moderna ang tungkol sa sakit, pero sinabi nitong patuloy raw nilang minomonitor ang epekto ng kanilang bakuna. Ang kaparehong sakit sa dugo naranasan din daw ng isang 52 years old na doktor sa Amerika na si Gregory Michael. 3 araw matapos maturukan ng COVID vaccine ng Pfizer. Ayon sa The New York Times, sinubukang gamutin si Michael pero hindi na napataas pa ang kanyang platelet at namatay 1 linggo matapos magkaroon ng brain hemorrhage. Ayon sa artikulo, sinabi ng Pfizer na binibigyang halaga nila ang ulat ng adverse effects ng bakuna. Kumakalap na raw sila ng impormasyon tungkol rito. Pero sa ngayon, wala pa raw ebidensya na ang sakit ay dulot ng kanilang bakuna. Nakarating na sa World Health Organization ang mga ganitong ulat. Giit ng ahensya, pagkatapos ng pagbibigay ng anumang bakuna, kailangan daw talaga ng close monitoring. Ayon sa Philippine Foundation for Vaccination, pwede ngang maging side effect ang thrombocytopenia matapos ang isang bakuna o pag-inom ng ilang gamot. Pero hindi raw sapat na ebidensya ang ilang kaso ng pagkakaroon ng sakit sa dugo sa ilang naturukan ng COVID vaccines para iwasan at katakutan ito. Mai Bermudez, GMA News.